started. Ngayon po ay mag-arrange tayo ng bulaklak sa stand. Okay? Ito po ang stand ko. Right? Ngayon po na yan. Tapos, kinagamit po ang styrofoam. Okay? Tapos, nalagay ko ito ng glue. Tapos, ang flowers na gagamitin natin ay ito. Yes, ito mga plastic. Ito lahat, ha? Hindi ito fresh plastic. Meron tayong chrysanthemum, meron tayong gumamela, meron tayong roses, of course, meron tayong lilies, no? At saka meron tayong mga leaves na para pang decoration mamaya ito. Lagay sa baba. Tapos ito yung mga yung orchids, no? So kasi may activity ng Chinese bukas ito sa school. So alam niyo naman ang role ko is taga-arrange ng flowers ng hall, kung anong dapat kung may tulong sa kanila din. Of course, nandun ako to help them. Ito, yung artist na ito. Okay? Saka yung mga pink roses. Wala kasi akong red. Usually, ang gamit sana is red. So, wala akong stock na red na flowers. So, ang gagamitin ko po is pink, white, and of course, the leaves, the green. Okay? So, ito po, sa totoo lang itong flowers na ito, nag-last na ito for 5 years. 5 taon na po. So, ang ginawa ko kasi, pag pagkatapos na activity, ilalagay ko sa box. Ito po ang box ko. Yan. Ilalagay ko yan sa box, tapos ayun. Every activity, ulit-ulit talaga. Gawa na naman, tapos i-dismantle na naman siya. Tapos gawin ulit. Yan. Nag-request talaga ko na to buy the boxes para manatiling fresh yung hindi madumihan yung plastic flowers ko. Dito kasi sa school, pag merong mga activity, ako talaga yun ang tinatawag nila para tumulong sa kanila. Well, I am just a foreign teacher here. Hindi lang pagtuturong trabaho ko, kung hindi, tumutulong din ako sa kung anong may tulong ko para sa school. Because the school loved me very much. So, of course, I have to love the school too. Okay, so magsimula na tayo.